ko napansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Kaya pala, takot na ho sa tao, ayaw na makipag-usap. Ayan ho ang vice presidente. Ah, takot na ho sa tao, ayaw na makipag-usap. Sabi po, eh mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng... Na kailangan na ho itong isugod, ipagamot sa malapit na pagamutan upang suriin at tuklasin kung ano ang tunay na nilalaman ho ng kaisipan nito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Naku. Ay, matindi ho, mga kaibigan. Dahil itong si Sara Duterte, ang kasalukuyan, vice presidente. Marami ho ang naghahanap at hinahanap ng taong bayan. Naku ho. Ay, bigla hong nagtago. Hindi alam kung nasaan. At mayroon din ho ibang nagsasabi, ito ay nakikita diyan no sa mga kasalan, matindang kasalan. At yung iba naman ay nagsasabi na nandiyan lang ho sa isang sulok, nakakulong, nagmumuni-muni ng mag-isa, tumatawa ng mag-isa, ha? At yung iba naman ay nagsasabi na nakita din muli sa baklaran. Diyos ko po, Rudy Santissima Malabirin only in the Philippines, ha? At marami din naman nagbibigay ng panawagan na kung ayaw niya nang magtrabaho bilang isang busy presidente, kailangan niya na po mag-resign at bumaba sa pwesto. Dahil marami ho ang mga dahilan. Ha? Hindi niya nakaya ng tamang pag-iisip para manungkulan bilang isang vice presidente ayon sa kanyang mga takbo ng galawan. Mantangin niyo, kasagsagan ng bagyo nung mga nakaraan ay nandiyan po sa Germany. Hindi po ito nakaraang bagyo, noon pa. Nakuna ng larawan eh. Manonood ng concert nung mga nakaraang bagyo. But itong latest na bagyo kay Bagyong Christine, ang tanong ng taong bayan ay biglang nagtago itong si Sara Duterte. Ay hindi na po ito bago, dahil pag ganito hong kailangan siya ng ika nga po kapakipakinabang ng taong bayan at tungkulin niya bilang isang vice presidente, ayan ho ay puro kalukuhan ang ginagawa instead magsilbi ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas ay kung ano-ano ho ang ginagawa. Kaya marami rin ang nagagalit kung bakit daw pinupuri natin itong dating vice presidente na si Lini Robredo Kagalangganang. Eh, kapuri-puri ho. Ako ay hindi yung makilini. Bata tayo ho ay tumitingin sa mga galawan. Oh. Eh, yung kanyang nababasa ko po sa kanya, ang pag-iisip dito kay Attorney Lini Robredo, dating vice presidente, siya po ay tunay at tapat magsilbi. Walang halong politiko. Lumulusong ho sa baha. Ganon din ho ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo ho, paikot-ikot sa ating Republika ng Pilipinas upang alamin sitwasyon, mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Yan ang ganda sana ng tandem nito, ano? Vice President sana itong si Lini Robredo at Pangulong Bongbong Marcos yung Pangulo. Magandang tandem mo, di ba? Nagkalimutan, kinalimutan ang hidwaan sa politiko. Kita nyo ho? Maganda ang kaluban ni Lini Robredo. Kahit wala siyang pwesto sa gobyerno, ay kinalimutan niya ang politiko na ang kanyang pagkatalo. That's why nakagalaw ho siya.
ng magandang pagsilbi ng tunay at tapat. Ba't tingnan nyo itong ating kasalukuyang Vice Presidente? Ah, kasalukuyang Vice Presidente Pinesto, nakarapatan niya na magsilbi ng tunay at tapat. Kahit wala man lang siyang maibigay ho, nagpakita man lang sa taong bayan ng moral support, napakalaking bagay ho niyan. Dahil hindi naman po isa ang araw. Kung halimbawa siya'y nagpakita, wala siyang maibigay, sa ibang araw, kinabukasan, another day. Oh, importante ho ay moral support at siyempre kasama na din doon yung ikaw nga po ay kung maibibigay ka sa ibang araw na ayuda, mga kaibigan. Kaya hindi po natin masisisi ang taong bayan na itong si Sara Duterte. Ay wala na ho. Kailangan na ho itong talagang gumawa ng tamang aksyon. Nang sa ganun ay mawala na sa pwesto. Mga kaibigan, may gusto po kong ibahagi sa inyo itong mga reaksyon ng ilang nanunungkulan sa ating bansang Republika ng Pilipinas na eto ho, kayo na lang po ang humusga. Mga kaibigan, kayo na rin ang magbigay, umintindi kung ano ang sinasaad ho dito. Mayroon din pong kasagutan dito itong si Sara Duterte. Hindi ko alam kung paniniwalaan nyo po ito. Kaya't mas mabuti o ay pakinggan nyo, panuorin, unawain, at nang sa ganun po, lubos po nating maintindihan. Heto po. Ma'am, si ano po ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho ma'am. Ano pong inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Anong sakla po noon? Mga mahal kong taga-subaybay. Ha? Ayaw no dito pinagtulong-tulungan ho. Diyan no sa Kongreso. Ito nga si Sara Duterte na sinusulong ho nila, nananawagan at diretsang pinapaabot dito kay Sara Duterte na kung hindi na interesado sa kanyang trabaho ay kailangan na siya nga mag-resign. Unang-una, marami hong dahilan kung bakit hindi na siya interesado sa kanyang trabaho. Ang kanyang sapat at tamang pag-iisip ho ay marami na ho ang nakakapansin, marami na ho ang nagbibigay ng kani-kanilang public opinion na kailangan na ho itong isugod, ipagamot sa malapit na paggamutan upang suriin at tuklasin kung ano ang tunay na nilalaman ho ng kaisipan nito. Dahil pabalibalintong ho, mga kaibigan, mahirap pong magtrabaho ang ganito na ika nga ho'y naniniwala ho ay sa kanyang sarili lamang, bagkus hindi ho tinitingnan ang anuman na karapat dapat tungkulin niya na dapat gawin niya. Datapwat sa puntong ito, katulad ho ngayon, nasaan siya? Nasa isang sulok, nagkukulong, nagsasalitang mag-isa. Takot sa tao, ayaw na hong lumabas. Lumabas man ho, panandalian lang. A-attend ng anumang akasyon. Katulad nung napabalita sa kasalan. Ba't ang magsilbi ho sa taong bayan bilang Vice Presidente? Eh wala na ho. Hindi na ho ito masahan. Kaya dito sa panawagan nitong mga congressman taong bayan, na kailangan na ho itong magbitaw sa pisto, buhaba sa pisto ng tuluyan. At siyempre, ay ano ba itong impeachment, mga kaibigan, ha? At saka po natin talakayin yung impeachment. Ito po, mga mahal
kung taga-subaybay. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Hong. Kaya pala, takot na ho sa tao, ayaw na makipag-usap. Ayan ho ang vice presidente. Ah, takot na ho sa tao, ayaw na makipag-usap. Yes, pero pag bibigyan kita, then, yes, pag bibigyan kita. Kasi naman impeachment, diba? So, apparently, ba't napunta naman sa impeachment? Ay, usapan trabaho naman ito. Mga kaibigan, talagang malalanaw itong mga kaibigan. Kailangan nang isugod sa pinakamalapit na albularyo para masuri ho ito. Napunta naman sa impeachment. I-impeach niya yung kanyang sarili. Pakiramdam ko at patingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sitting hanap ng hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang trap ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang trap na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tupo ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil... Ay bakit ka sumasagot ngayon? Kapag hindi daw umalis si Kapitoko, kayo po ba ay may naintindihan doon? Nakapupulutan natin ang ika nga po ay aral. Wala ho, palikuli ko ho yung sagot. Kung ayaw mong umalis, Kapitoko ka, sabi niya, talagang totoo eh. Bakit napunta doon? Napunta sa impeachment. Malayo. Una, impeachment, sinabi niya. Pangalawa, Kapitoko. Tapos sabi niya, ayaw makipag-usap. Bakit ka nagsasalita? Ano ba ito? Kailangan ko sumagot sa 32 million na pumoto sa akin, hindi sa isa o dalawa na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Pambira, alam ko naiintindihan nyo mga kaibigan. Alam ko naiintindihan nyo dahil Tagalog naman yun eh. Ako na naiintindihan ko rin po dahil pure na Tagalog. At ang gusto po nating ipunto, medyo malayo ho sa mga katanungan. At huwag na po tayo magtaka, mga mahal kong taga-subaybay. Sabi nga niya, kapito ko, tapos kailangan niya sumagot ay sa 32 million na bumoto sa kanya. Ano pa ba ang sinabi niya? Marami ho eh, na hindi na related, hindi na akma sa kanyang... sa mga tanong ho. Kaya mahirap po ang kausap yung ganito, mga mahal kong taga-subaybay. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, hindi ko po binabahagi sa inyo ang mga video o voice audio na narinig nyo kapag tinatalakay natin ito si Sarah, na hindi ko sinasabi na paniwalaan nyo dahil hindi na po talaga kapanipaniwala. Nagpapatunay lang po yan, mga kaibigan, na malala na ho ang tama nito. Yun ang gusto kong ipunto. Meron po tayong batayan na malala at palala ng palala na ang tama ho nito, si Sarah Duterte. Okay, alright. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. At ako po ay nakikiusap kung pwede lang. Nandyan po sa comment section. Pakiclick lang. Please subscribe ang aking backup account. New YouTube channel. And this vlog din po. Ang pangalan ng aking YouTube. I-click nyo lang po. Bago po yan, nandiyan po sa comment section. At syempre, itong aking main account. Huwag niyo pong kalimutan, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.